So ayan, hello everyone, welcome back po sa aking YouTube channel. Today's video ay pangatlong araw na namin dito sa hospital. At pangatlong araw na din ako nagfi-film ng A Day in My Life as a Caregiver. Dito po yan sa Israel. So i-update ko lang kayo kung ano yung kalagayan namin or kalagayan ng pasyente ko. Naghanap muna ako ng magandang lighting. So dito medyo maganda yung lighting. So ayan, dami din namin mga Pilipina dito. Hindi ko pa sila nakikita pero nakita ko na si Kuya kanina, panggabi pala siya. Tapos dalawa yung panggabi dito. Tapos si ate na, kung nakita niyo din sa unang in-upload yung video, every 4 hours siya sa umaga, 4 hours naman siya sa gabi. So ayun, hindi okay yung pasyente ko, pero nakakausap ko pa naman. At saka ang problema lang kasi yung mga nurses, sobrang dami nilang pasyente. Hindi nila agad nakikita yung kung may something. So yung pasyente ko, meron na namang infiltration dito sa left hand niya. Sobrang daming fluid dito sa kamay niya. So nakita ko na naman kanina. So wala na siyang IV. Siguro nakita kanina pero late na. Kasi siguro kaninang madaling araw or kagabi yun nilagay. Tapos hindi naman nila nakita. Hindi nila napansin na hindi pumapasok sa ugat yung IV. So, laki na naman ng edema ng kamay ng alaga ko. So, ayun. Ano pa ba? Pa-shoutout si yung kasamahan naming YouTuber dito sa Israel, si Jason Rubio. So, ilalagay ko yung link niya dito. Pa-subscribe na lang siya. Kasi, Dax po yan. Oo. Sa mga naghahanap ng jowa dito sa Israel, Dax po siya. Ano pa ba yung sasabihin ko? Bakit nakalimutan ko? Ba't nakalimutan ko? So, bali, ano, i-share ko na lang yung duty hours. Kapag yung mga kababayan natin na, hindi ko alam, nabanggit ko na dun sa first vlog ko, yung mga kababayan natin na nag-duty sa hospital, kapag ang yung pasyente nyo ay nasa hospital, ang hours lang ng duty natin ay 8 hours. O, nabanggit ko na nga pala sa first vlog, pero ulitin ko na lang. Tapos, may 2 hours break tayo. Tapos, kailangan nyo singilin yung pang-taxi, tapos yung bayad niya sa train. Tapos kung may hindi binibigay yung food allowance niya, tapos biglang nagkasakit yung pasyente niyo, singilin niyo yung food allowance niyo at saka yung pangbayad sa train. Kasi kapag nasa ospital yung mga pasyente, sagot nila yon. Tapos kapag may overtime, depende daw sa employer yon. Ang sa agency, ang overtime ay 28, pero may mga agency din na nagbibigay ng 35 per hour. So ang duty ko dito ay 12 hours, 8 to 8. Ayun. Ayun. Hindi ko na naman alam kung, 'di ba? Anong oras pa lang, lunch na naman ang iniisip ko. Hindi na kasi ako sanay yung mag-almusal. So 'yun muna guys, yung update natin, no. I-update ko na lang kayo ulit mamaya kung ano yung mga mangyayari. So naka-NGT pa rin yung alaga ko. Tapos ang sabi pala kahapon sa amin ng mga doktor, ang last option nila ay mechanical intubation. Nasa family yon kung ipupush yung mechanical intubation or alam nyo na yon kung hahayaan na lang. So, hindi pa makapag-decide yung mga families ng pasyente ko. Kasi hindi pa naman siya dumadating dun sa point na kailangan nilang i-intubate. So, sabi ng doktor, kung madadala daw ng mga antibiotics yung pneumonia niya, kasi yung right lungs niya ay medyo hindi na okay. Ang maraming phlegm. So, yon ang suggestion ng internal medicine. Kailangan i-intubate. So, ayun. Ayun lang. Ang gwapo ng mga doktor. Ang babata ng mga doktor dito. Hindi pala kagaya sa Pilipinas na may pre-med, tapos medicine, tapos specialization. Ano pa ba yan? Bago mag-specialization, kailangan mo munang mag-intern, mga ganyan. So dito parang 5 years ka lang mag-aaral ata, parang ganon. Magiging doktor ka na agad. Tapos hindi ko alam kung paano sila kumukuha ng specialization nila. Pero dito naman kasi, hindi ka makakapag-college kung hindi ka nagsundalo. So yun naman yung isang ano nila. Kapag tapos ka na ng high school, kailangan mo muna mag-aral ng pagkasundalo bago ka maging doktor, o di ba? Kung saan-saan na napunta yung ano natin.
daily vlog natin. So, yun muna guys, yung update ko dito sa A Day in My Life as a Caregiver. So, ayun, ito yung hospital. So, ganito yung loob ng room ng pasyente ko ngayon. Ayan. Ang daming aparatos yung nakalagay sa katawan niya. And hindi ko pa alam until now kung anong meron. Kasi yung nurse, hindi siya masyadong marunong magsalita ng English. Because me, you know, as you can hear me now, my God. Yeah. So, yun. Hintayin natin. Nakikita niyo ba yung blue doon? Yung sa taas, ayan. Yan yung pipindutin kapag, i-resuscitate yung pasyente. Diyos ko. Code blue. Kapag nasa ospital, lahat ng mga agony, lahat ng mga pagsigaw ng mga pasyente, naririnig mo. Pero kapag nasa bahay, syempre, kayong dalawa lang ng alaga mo. Pero kapag nasa ospital, yun yung pagkakaiba, naririnig mo lahat yung mga agony nila. Tapos syempre, hindi mo alam kung kailan malalagutan ng hininga yung alaga mo. Nakakalungkot kasi syempre, ako, pangalawang beses ko nang, God forbid, yung una, parang 11 days and 5, 11 months and 5 days, yung unang nagparating sa akin. Namatay siya sa bahay. Nandun naman yung mga anak. Yan, tapos, eto si boss. Wala akong masabi kasi sobrang bait nito. Lahat, walang problema, hindi... My goodness, naiiyak ako. Parang March ata na paginipan ko siya na matitigiber na nga. Sabi ko, dun sa panaginip ko, hindi pa ako handa. Kasi syempre, wala pa akong ipon. Tapos, bigla na lang siyang nag-deteriorate. Tapos yun, hinahanda ko na yung sarili ko kung ano man yung posibleng mangyari. Para at least kahit pa paano. 2 years and 4 months din kami nagsama nitong alaga ko ngayon. Sobrang bait ng family nila. Hindi nila ako tinuring na iba. Tinuring nila ako bilang isang anak. So, Diyos ko Lord, naiiyak na ako. Kailangan ko ihanda yung sarili ko kasi syempre, di ba? Kung makikita mo yung situation niya, kasi hindi ko pwede ipakita. Kasi ito, ayaw niyang magpa-hospital. Sabi niya, kung mamatay man ako, sabi niya, dito na lang sa bahay. Pero syempre, kailangan kong dalhin siya sa hospital kasi. Ayan, hindi ko na mapigilan. Oh my goodness. Huwag na nga muna. Diyos ko. Kasi yung mga kasamahan niya dito, mga naka-mechanical intubation. So, kailangan ko tanungin yung doktor kung bakit nila nilipat dito. Pero, base sa mga nakikita ko, hindi okay, hindi maganda. My God! Mamaya na lang ulit kasi ayokong umiyak. There's a lot of people walking, you see, you know. Mamaya na lang. Baka mag-MMT tayo dito mamang. Okay, bye! So, yun, bababa lang ako at ako'y kakain. Tangina, hindi gumagana yung elevator. So, from 8th floor to 4th floor. Ang sakit ng tuhod ko, mama. Tumatanda na tayo. 22 pa lang ako. Ayan, nasa 5th floor na ako, isa na lang. Dok, chupa. Sakit na lang. Putik. Sa 4th floor. Bye. Kailangan ko lang lunch. Sana may nag-check din sa akin no, kapag kumain na ba ako. Hindi yung lagi na lang ako nag-check sa kanila kung sila yung kumain. Tapos di man lang ako maalala kung kumain na ba ako. My God. Naman yung magiging lunch ko. Napaka-healthy, di ba? Coke. Tapos yung pangapang mayamang tinapay. So, yun. May CR ba dyan? May CR din naman, quickie. So yun, kakain lang ako and then... Ah, sakit ng mata ko kasi nagre-red siya. Bye!
So yun no, mga mamshi, tapos na ulit yung aking 12 hours na duty, my goodness. Haggard na naman ng bukla. So yun, uuwi na ako and magluluto kami Bicol Express. So, mamalengke muna ako, bibili akong baboy. Tapos, yun, magluluto kami na. Bicol Express. So, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo sana nakakalimutan mag-subscribe. And syempre, click mo na rin yung notification bell down below para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. So, good night and see you again tomorrow sa aking daily vlog. So, yun. Bye.